Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about Noli mi Tangere. Ito ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal at inilathala noong 1887 sa Europa. Sa simula'y tinutulan ni Ibarra ang gayong mga payo. Ikinatiwiran niyang mabuti ang kanyang layunin, kaya't tiyak na magtatagumpay sa tulong ng ilang matitinong tao sa bayan. Ipinaalala ni Pilosopong Tasio kay Ibarra na hindi maaring makibagay sa pari at iba pang makapangyarihan ang binata. Ipinayo ni Pilosopong Tasio na isa-isang tabi na muna niyon ang balak sa pagpapatayo ng paralan. Abala ang lahat sa paghanda para sa fiesta ng San Diego. Natatangi ang mga pagkain ang inihanda sa malalaki at maliliit mang bahay. Ang kasiglahan ay higit na kapansin-pansin sa mga lansangan, sinabitan ng mga papel na iba't iba ang kulay at pinaparadahan ng mga banda ng musiko. Bukod sa paghahanda ng mga pagkain, ay naghahanda rin pa sa isang malakasang sugalan ang mayayaman. Tila tampok ng fiesta ang pagsisimula ng paggawa para sa ipinatayong paaralan ni Crisostomo Ibarra. Gayon na lamang ang paghanga ng marami sa binata dahil sa kapaki-pakinabang na proyektong iyon. Tanging si Pilosopong Tasio ang hindi malubos ang kasiyahan gawa na kung anong pangitain niya. Kagabihan ng bisperas ng fiesta sa San Diego, ang kagandahan ng dalaga. Tumingkad ang gayong kagandahan dahil sa kanyang taglay na kabaitan at kagandahang loob. Pinaunayan ito ng iba't ibang mga pangyayaring naganap sa kanilang pamamasyal. Dalawa sa nasabing sulat ang nagbabalita at naglalarawan ng maulay na selebrasyon para sa fiesta ng San Diego. Gayong bisperas pa lamang, makikita ang mga kapintasan ng mga Pilipino sa gayong paglalarawan. Ang isa pang sulat para kay Ibarra na mula kay Maria Clara, puno ng pag-aalala at hinampo ang sulat ng dalaga. Araw ng fiesta sa San Diego, masasasihan ang iba't ibang bagay na ginaganap bilang selebrasyon sa fiesta. Mga bagay na sa palagay ni Pilosopong Tasio ang mga pagmamalabis na lalo lamang nagpapahirap sa bayan. Ngunit taon-taon ay pilit na ipinagagawa sa mga Pilipino para mapagtakpan ang paghihirap ng bayan. Niwalang na ipasok na pagbabago sa isang pinunong Pilipino na tulad ni Don Filippo, pagkat halimbawa siya ng mga pinunong dinidiktahan ng mga dayuhan. Nasa loob na nga ng simbahan ang mamamayan ng San Diego. Ang mayayaman at mahihirap, ang pinunong bayan at magbubukid. Masikip sa loob ng simbahan, kaya't sari-saring dama sa buhay ng tao ang mapapanood. Sari-sari din ang mararamdaman. Si Padre Salve na nagbisa at naging kapuna-puna ang madalas sa pagkawala niya sa tono ng kanyang binigkas at kinakanta. Sa maraming pangyayari ay naipamalas ni Dr. Jose Rizal ang kanyang katatawanan sa pagsulat. Punong-puno ng mga tao ang simbahan ng San Diego. Maganda ang simula ng sermon ni Padre Damaso. Hinangaan ng marami ang sermon, lalo na ang mga paring naunang nag-sermon. Naalaala ang mga iyon na mahigitan ni Padre Damaso sa pagsisermon. Ngunit, mga barbaro tuloy sila sa paningin niyon. Lumalabas na tila nasa ang buong umaga ni Padre Damaso sa pagsisermon. Isang lalaking may maputlang mukha ang nagpresenta sa namamahala ng pagpapatayo ng paaralan.
napresenta siyang magtayo ng panghugos na gagamitin sa seremonya sa paglalagay ng pulok na bato sa itatayong paaralan sa San Diego. Mukha namang matibay at matatag ang itinayo niyang paghugos. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, ay bigla iyong nagiba at bumagsak nang si Ibarra na ang nasa hukay sa katapat ng panghugos. Katakataka na ang lalaking nagtayo ng panghugos ang nabagsakan niyon at hindi si Ibarra. Dumalaw sa tahanan si Ibarra si Elias. Muli niyang pinalahanan ang binatang mag-ingat sa mga kaaway na iyon. Sa pag-uusap ni na Elias at Ibarra, ay pinagtakpan itong huli. The lofty thoughts expressed by greed. Ibarra understood that Elias' faith in God grows stronger when he lost his trust in man. Subalit, ninais niyang maligtas sa kapahamakan si Ibarra para sa kapakanan ng bayan. Maayos ang simula ng handaan. Sagana sa pagkain, masigla ang lahat. Pinasuan ng munting pag-aalala ang ilang kapangyarihan sa pagdating ng telegramang mula sa Gobernador General. Gayon pa man ay nagpatuloy ang kasiglahan, subalit muling nauntol sa pagdating ni Padre Damaso. Dinugtungan niyon ang mga pagpaparungit na sinimulan sa anyang sermon sa simbahan. Nang banggitin niyang muli ang tungkol sa alaala ni Don Rafael Ibarra, ay hindi na nakapagpigil si Crisostomo Ibarra. Galit na hinarap ng binata ang pare. Kumalat ang balita tungkol sa nangyari kina Ibarra at Padre Damaso sa handaan. Bawat grupo ng mamamayan ng San Diego ay iba ang naging palagay o dapat o hindi dapat ginawa ni Ibarra at ng pare. Bawat isa ay humuhula rin sa iba pang mangyayari dahil sa naganap sa dalawa. Ang mahihirap na magbubukid ang higit na nalulungkot at nag-aalala dahil sa maaring hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan. Hindi na rin maaaring makapag-aaral ang kanilang mga anak. Kapitan Tiago and Maria Clara were also harmed or affected by what happened to Padre Damaso and Ibarra. Ibarra was excommunicated. Captain Tiago was instructed to cut off his relationship with Ibarra and postpone the marriage of Maria Clara and Ibarra. Maria Clara weeps over her threatened love affair with a young man. Pinoproblema naman ni Kapitan Tiago ang malaking halagang utang niya kay Ibarra na kailangang bayaran niya kaagad kung puputulin niya ang relasyon sa sanay mamanugangin niya. The Governor General arrived in San Diego. Many came to him to pay their respects. One of them is Ibarra. Hinangad niyang matulungan ang binata, ngunit sinabi niyang maaring hindi niya yon laging magagawa. Inakit niyang maninirahan si Ibarra sa Espanya sapagkat nanghihinayang siya sa binata. Doña Consolacion was not able to enjoy the feast day of San Diego. Pinagwawalan siyang magsimba ng kanyang asawa sa ikinahihiya siya niyon. Nag-iisa sa kanilang bahay si Doña Consolacion habang nagsasaya ang karamihan sa mga mamamayan. Kaya't sisisa ang napagbalingan niya at pinaglupitan. Isa pang pagdidiriwang para sa kapistahan ng San Diego ang ginanap sa plaza. Ito'y ang pagtatanghal ng stage show. Sari-saring kilos at katangian ng iba't ibang uri ng tao ang maobserbahan sa dulaan. Hindi makatulog si Ibarra dahil sa iba't ibang kaisipang gumugulo sa kanya, kaya't inumaga siya sa pagtitimpla ng kung ano-anong kimikal sa kanyang aklatan. Naabala siya sa pagdating ni Elias na nagbabalita sa kanya ng pagtungo nito sa Batangas at pagkakasakit ni Maria Clara. Buong pusong pinasalamatan ni Ibarra si Elias sa pagiging malalahanin yon.
Kabaligtaran ng gayong kilos ang ipinamalas niya sa ikalawang panauhin dahil sa nahalata niyang pangungwarta niyon. Malungkot noon sa bahay ni Kapitan Tiago sapagkat may sakit si Maria Clara. Dahil dito ay naipatawag si Dr. Tiborcio D. Espadanya, na asawa ni Doña Victorina, upang siyang tumingin kay Maria Clara. Naging mag-asawa si Don Tiborcio at Doña Victorina sapagkat natugunan ng bawat isa sa kanila ang magkaiba nilang mahigpit na pangangailangan. Mahuhulaan ng hindi kasaya-saya ang kanilang pagsasama dahil sa nasabing dahilan ng pagpakasal nila sa isa't isa. Isang bagong tauhan ang nakilala sa kabanatang ito, si Alfonso Linares na inaanak ng bayaw ni Padre Damaso. Naging administratibo sana siya ng mga ari-arian ni Doña Victorina kung totoo lamang pinamalita niyang pagdadalang tao. Labis na kinalulungkot ni Padre Damaso ang pagkakasakit ni Maria Clara. Nahalata ng mga taong nakapaligid sa kanyang pagkakabalisa. Tila nalibang lamang siya nang ipinakilala sa kanya ni Doña Victorina ang binatang Kastilang si Alfonso Linares. Waring nag-iisip si Padre Damaso nang makilala niya ang inaanak ng kanyang bayaw na ipinagbilin sa kanya sa sulat nito. Samantala, takang-taka si Lucas nang sigawan siya at ipinagtabuyan ni Padre Salve nang ibinalita niya rito ang pagbibigay sa kanya ni Ibarra ng 500 pisong bayad pinsala. Nabinat si Maria Clara pagkatapos makapangkumpisal at iba-iba ang hatol ng mga taong nakapaligid sa kanya. Inihanda ni Tia Isabel si Maria Clara sa isang mabuting pangumpisal na muli. Sayang-saya si Tia Isabel na nakitang pagluha ng dalaga, pagkat nangangulugan yon ng pagsisisi ayon sa kanya. Isang matandang lalaking dating kumukup kay Ilias ang kasalukuyang nagtatago sa mga kabundukan, sapagkat siya ay naging rebelde laban sa pamahalaang Kastila. Natagpuan siya ni Ilias sa kanyang pinagtataguan at pinakiusapang magbagong buhay. Ipaniliwanag ni Ilias na may mapakiusapan siyang isang mayamang binata para maging tagapagsalita nila sa korte sa Espanya tungkol sa mga karaingan ng mga mamamayang naaapi sa Pilipinas, tulad ng matandang lalaking si Tandang Pablo. Pinagdudahan ni Tandang Pablo kung papanigan ang mga naaapi ng binata sapagkat yon ay mayaman. At ang mga mayayaman ay walang hangarin kundi ang lalong magpayaman. Ang sabong ay bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Sa sugal na ito ay makikita ang katangian at kapintasan ng mga mamamayang Pilipino. It's not just entertainment that takes place in the cockpit. It can also be seen that various types of fraud and schemes are happening in one place. It's like a way to make money for people who exploit and are exploited. Sinasabi sa atin ng Noli Tangere ni Jose Rizal na dapat nating paglinayan ang ating mga kilos at paniniwala para sa ating bansa. Ang tema ng nobela ay itaguyod ang nasyonalismo at ang pagtanggap ng pagbabago sa ating sarili ay naangkop pa rin sa atin ngayon. Dapat nating tumangkilik sa ating bansa sa pamamagitan ng paggalang sa batas, pagtataguyod ng kultura ng Pilipinas at pagsasakatuparan ng tunay na layunin ng bansa sa pamamagitan ng pagtulong sa bawat isa tungo sa pagpapabuti ng bansa. Itinuturo nito sa atin ang mga halaga ng karunungan, pakikipaglaban sa tama, at pagmamahal sa ating bayan. Thank you very much for watching. And according to Plato,
If a man be endowed with a generous mind, this is the best kind of nobility.